Alright everyone, Recontech is back. Sana ay everybody is in good health condition na katulad ni Recontech. Lalong-lalo na sa mga subscribers ko sa iba't ibang lugar na inaabot ng ating channel na ito. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Musta kayo amin dita? Ngayong adlaw sa emo. How are you everybody? Recontech will conduct this simple troubleshooting or basic troubleshooting of this Dowell air cooler. Yahoo! At hindi alam ng may-ari kung ano ang kasalukuyang problema ng kanyang air cooler. What? Share ko lang sa inyo, mga viewers ko. Although, ang air cooler na ganito ay bibihira lang ho ang mayroong nito sa bawat household. Hindi po inaabel ng lahat ng may bahay kasi mayroon din pong kamahalan ito. So, ang isang feedback lang ng may-ari ay ito ay wala na daw swing after niya na magpagawa. What? So, nawala daw to. Then mamaya, check up natin kung ano man yung mga makikita natin na mga issues o problema ng air cooler na ito, ay ibabahagi ko po sa inyo kasi madalang po ito na gawin. Kahit si Recontech ay first time na makatanggap ng ganitong klase ng air cooler na tower type. Pero yung pagbabaklas, isishare ko na rin sa inyo. Although maging mahaba itong video natin, pero of course everyone o everybody sa mga newbie at ako ay first time na magbaklas ng ganitong air cooler. Mukhang matagal na nga ito guys na nakatambak. Feeling ko lang kasi nakatali na lang yung kanyang kable dito na punong-puno po ng agimat. Ayan po, oh. Daming agimat. Atin mo nang pupunasan. Pupunasan ka dyan. E brush naman. Recontech talaga, oh. Pupunasan daw, pero brush naman ang gamit. Ayan. Atin mo nang babrushin. Ayun, natatanggal naman ka na. Sarban na yan. Natanggal naman pala. Ganon mga guys, di ko rin alam eh. Ayan, punong-puno ng alikabok. Okay, dyan lang muna sa tabi. Nakita nyo ba yan? Merong screen sa likod. Kung ano man to ay hindi ko rin alam. Basta tingnan natin kung ano yung kanyang kalalagayan. Ito. Ayan. Mayroong screen guys. Ayan. Kikita nyo ba? Ano ba ito? Uy, natatanggal. Aha, ayaw. Paano kaya to? So, mayroong mga tornilyo dito. Mga guys at mga newbie, yan, may tornilyo dyan. Hanggang dun sa pinaka ilalim. Ayun o, oh, hanggang dun. So, atin muna ang mababaklasin yan, paisa-isa. Alam ko naman na kayang-kaya nyo ito. Ayan, parang takip ng CR. Ayan o. Oh. Ah, lalagyan ng yelo. Lagyan siguro ng yelo dito. Tapos tutulo dyan sa may mga butas. Ganun siguro yan. Okay. Tuloy natin. May bowl pa sa ilalim. Tingnan nyo yung bowl sa ilalim. Pagka may ihi na sa taas, what? Ay may tutulo na sa taas. Dito mayroong drawer. Ayan. Oops. May drawer po. Ayan o. Ayan, may drawer. Dito man napupunta yung tubig. Ayan, oh. Ayan, mayroong
drawer, guys. Lalagyan din ng yellow siguro to. Hindi ko alam. Ito. Yan, mayroong lalagyan ng yellow. Next, punta tayo dito. Nakalas ko na lahat ng tornilyo. Ito, hindi ko alam kung ano ito. May papel o screen. Hindi ko alam baklasin. Ingat tayo, baka makasira. Okay. Okay mga guys, ituloy natin yung pagbabaklas sa kanya kung paano natin ma-access yung synchronous motor. Hanapin natin yung synchronous motor. Ayan. Nabaklas ko na initially. Ito yata, water pump yata ito para umakyat ang tubig doon. Ganun. Pangangahin lang yata. Ay, matatanggal na. Ayun. Tanggal na guys. Ibubuka mo lang yan. What? Dalawang yan. Side na side. Side to side. Yan. Tapos nakuha ko na ito. So, ganun lang din natin ibabalik mamaya. Ayan, lagay muna natin sa isang tabi. Yan. Lagay natin dyan. Okay. Next. Ito na yung kanyang blower. Ayan. Kanyang blower. Kita nyo ba? Yan ang kanyang loob, guys. Kita nyo ba yan? In-loss up ko lang para maipakita ko naman sa inyo na si Recontech ay hindi gumagawa ng kwento lamang. Ito po. Ibig sabihin nito ay matagal na po na hindi kinamit. Ayan. Punong-puno po yan ng agiw. O nagbubulak na nga. Ibig sabihin nga, nakatambak lang siguro sa bahay ng ating customer. Kasi baka hindi na rin gumagana ito kasi tuyong-tuyo naman. Maya-maya malalaman natin kung paano natin ayusin. Unang una ay wala po yung kanyang swing, synchronous motor ang tawag doon. Air direction, yung blade, yung gumaganong-ganon na blade, yun po yung wala sa kanya. Pagpapatuloy, nabrush ko na yung loob. Paano natin hanapin ang paglalagay ng synchronous motor? Saan ba yun? Ano ba ito baklasin, guys? Patras to. Ayaw din. May tornilyo dito sa loob. May mga tornilyo dito sa 2, 3, 4, 5. May mga tornilyo sa bandang looban natin ito. May tornilyo sa loob. Ayun, malaw. Malaw guys. Ayaw pa din. Ayaw pa din. Katulad ng sinabi ko, kung i-share sa inyo, ayan ang loob niya. Ayan, may mga tornilyo dito sa 2, 3 na parang holder nito. Try natin na tanggalin. Okay, tanggalin ko muna. Ayan, watch nyo lang ating tatanggalin dito. Patulad ng sinabi ko sa inyo, mga guys, ay first time ni Recontech gumawa ng air cooler. Try muna natin baklasin yung kabilang side. Ito, try muna natin baklasin to, kabilang side na to, para ma-open natin yung kaliwang panel. Walang pagbabago. Oh my god, what the heck. Ayan, pagbabalik sa inyo, ayan, nakakuha ko ng flashlight at huli ko siya, kaya hindi
hindi natin makuha ito kahit anong hila ko. Meron doong tornilyo na isa sa malalim, ayun o, ayun, nakatago doon. Hindi ko maituro sa inyo, pero yun o, yan, yun yung tornilyo na yun. Akin mo nang babaklasin yung tornicles na yan, guys. Tanggal ko na, guys, pero ayun, sumama na, guys. Ngayon saan ko makikita yung ano, synchronized motor? Ayun, may bilog doon. Kamali yung aking procedure, guys. Anyway, hindi ko alam eh, hindi ko alam. Balik ang procedure na rin. Okay, check up ulit, guys, kung saan pa yung talagang procedure nito. So, may mali ako. Yun. Okay, importante ito, guys, na ma-share ko sa inyo. Mayroon palang ano, lock dito. Saan na ba yan? May lock dito na tatlo. Inyo muna sisikwatin. Yan. Para ma-access natin. Ito pala ang sikreto niya, guys. Ito ang sikreto niya. Bawat detalye ay makuha nyo. Yan. Yan. Tuloy na natin. So, since mayroon tayong sinikwat dito, ay na-access na natin. Ayan. I-slide mo lang. Ayan. Isang manipis na bagay lang. Ayan, dito. Gusto nyo, sa uli ko muna. Ayan, ganyan. Tapos, sinipot ko lang dito hanggang sa ma-open ko na siya. Tapos, i-slide mo lang. Dito, i-slide mo lang siya para matanggal. Then, saka mo pull up. Yun, know, pull up. Ayun. Nakalock lang po siya dito sa gilid niya. Yan yung kanyang sikreto pala. Para ma-access natin yung ibabaw. Okay, na-share ko na sa inyo, guys. Next, hanapin natin kung saan natin ikakabit. Yan na siya. Meron ditong lagyan ng motor. At wala siyang motor. Lamang dito yon, switch na yan. Ito, may switch dito, saka sa switch merong terminal dito, saka dito may terminal. Yung motor naman ay gumagana kanina. So, dito lang tayo sa pinaka harapan, mag-concentrate. Tanggalin natin yung panel. Ito, harap na panel. May dalawang tornilyo sa gilid, guys. Tanggalin ko muna. Dalawang tornilyo sa gilid. Kahit hindi synchronous motor yung papalitan nyo, mga newbie, mga viewers ko ngayon, kahit hindi ito yung papalitan nyo, yung pag-access ay na na-share ko sa inyo. Dito, may susikotin nyo lang pala dito. Mayroong tatlong lock dito, kalawit. Kumakalawit dyan. Ito yon, dito yung kumakalawit. Yun yung napaka-importante na na-share ko sa inyo sa pag-repair na ito. Para kung mayroong ipapagawa sa inyo na ganito, ay maalala nyo itong engineer. Yung re-contact sa inyo, magagawa nyo rin. Tapos banda rito na tornilyo sa ilalim ay mayroon din, guys, dalawa, para ito ay matanggal na natin. Tatandaan nyo lang din kung saan kayo nagtanggal para may balik. Thank you.
champion na. Katulad ng sinabi ko sa inyo, ayan, ma-access na. Okay, malinaw sa inyo. Yun. Nakuha rin. Ayan. So, tuloy natin guys ang ating ginagawa. Next dyan ay yung motor. Ito siguro yung motor. Pero paano natin malalagay yung motor? Okay. Natanggalin natin yung ito naman. May apat na tornilyo sa gilid-gilid para matanggal natin yung electronics. Ito. Tapos ito dalawa sa side para makuha natin ito. Yun, malaglag ang motor. Anyway, lagyan muna natin yung tornilyo niya, guys, para hindi matuluyang masira. Ayan, na ito tornilyo ko na. Ito ituloy. Yung sa mga sidings na aking binaklas kanina ay kita nyo ba? Dalawang tornilyo dyan. Dito rin, sa dalawang gilid na ito. Matagal mga guys yung trabahong ito. Kasi hindi natin alam kung saan tayo mag-uumpisa. So ito na, tanggal ko na yung electronics niya. Ayan, parang may nababaltak na ako. Ayan. Tintig ng maigi kung saan nakakabit. Ito, dito nakakabit ang kanyang motor guys, dito sa bilog na ito. So wala siya. Ay, wala siya. Maghahanap tayo sa aking basura. Maghahanap tayo sa aking basura. I will be right back. Stand by everyone. Hanap muna ako sa aking basurahan ng synchronous motor. Synchronous motor. 6.5 hours later. Thanks everyone for choosing Recontech. Kay Miss Lisa de los Santos, how are you ma'am? Kay Sir Ninyo Mabesa, how are you, sir? Kay Sir JP Bernardo, stay safe, sir. Kay Sir Freddy Luna, how are you, sir? Kay Sir Paul Napalit, stay safe, sir. Kay Fulltech DIY Repair, stay safe, sir. Sa Santiago family, stay safe, everyone. Kay New Cipra Artist, stay safe po. Kay Master Liobic Lerios, how are you, sir? At ganun din kay Sir Albert Tagik. Maraming salamat sa inyo and stay safe everyone. Ito ay swing arm. Ayan. Swing arm ng Rotair. Ayan. Meron ako dito. Itong ating i-install sa kanya. Pwede rin yan kasi parang ganun din ang kanyang activity o purpose. Parang swing arm lang din ng Rotair. Ito ang ating install guys. Dito siguro yan. Yung mga ganun. Malamang. Kaya ang kanyang wala na mga swing arm. Dito. Magtutulak yan. Ganyan lang siya. Dapat meron yung arm dito. Guys, meron siyang walang swing arm. Walang swing arm niya. Okay guys, sa pagbabalik, katulad ng sinabi ko sa inyo, bawat development ay isishare ko sa inyo ang pangyayari dito sa air cooler na ito. Meron tayong luma na synchronous motor
Ayan, synchronous motor. Galing yan sa Rotair. Galing po yan sa Rotair, mga newbie. Na-install ko na siya dyan. Tapos ang connection, ito yung kanyang wire, dalawang itim. So ibig sabihin, kahit ano dyan ang mai-connection mo, maikabit mo dito at saka dito. Bakit ko nalaman? Kasi yan na lang yung available na paglalagyan. What? Ayan. Ano ba ang label na nakalagay sa kanya? Switch lang. Wala nang nakalagay na swing. Hindi. Ayun po. Since yan lang yung available na yan, bakante na paglalagyan sa kanyang synchronous motor, ay dyan ko po inihinang mga subscribers. Ito, dito yung isang wire. At saka dito yung isang wire naman. Ayan. So either way, since dalawang block naman siya, kahit magpagbaliktad mo ay okay lang. Ito ngayon guys, ang isa pang problema na nakita ko. Ayan. Ang ating nakuha na motor, asynchronous motor, ay wala po yung kanyang pang-swing na ganon dito. Wala po yung kanyang pang-swing na ganito. Ayan. Yan dapat yan. Ito yon. Dito yon. Ito. Wala po yung yan. Para dito. Ayan. Ito naman, katulad ng sinabi ko sa inyo, galing sa Rotair, ay nakakabit lang po yan doon sa gitna nung blade ng Rotair, yung gumagalaw na blade doon, yon nakadiretso lang po to doon. Ang problema ayan, na problema si Recontech dito kung paano ang pwedeng gawin. So yun ang napakahalagang isishare ko sa inyo. Nabuo ko na ito pero sishare ko lang sa inyo. Discarding Pinoy. Ito ay sa swing arm ng sa may gearbox, kung kilala nyo po itong part na to. Dito po nakakabit yung swing arm dito sa part na to, yan. Tapos ito naman yung sa gearbox, na sa diretso sa gearbox. Akin na lang po yan nilagare. Tapos ito naman yung kulay itim. Discarding Pinoy. Excuse, ano ba yan? Yan, share ko lang sa inyo. Yung kulay itim naman na yan ay nilagari ko na lang at iniskuro ko sa loob, sa dulo. Ang kasamahan niyan ay ito. Ito. Ito ay paa nito. Pinakapaa nito dun sa baba ay napunggal na siya kung ginamit. Na eksakto naman. Yan, ang ating ginawa. Yan, siya yung magtutulak dyan. Yan. Siya yung gaganong-ganon dyan. Okay, akin lang ikakabit mga guys at mga newbie. Kung nakatulong man sa inyo to, Discarding Pinoy. Ayan. Malalaman nyo mamaya kung paano siya mag-work. Okay? Ayan, akin ulit isishare sa inyo ang aking pagkakabit ng kanyang swing arm. Ito po yon. Ayan, naisaksak ko na po doon. Naiplug ko na. Ngayon, akin na po siyang i-install dito. Then, ipapakita ko sa inyo mamaya kung nagsiswing na ito o hindi. Okay? Maraming salamat sa pag-aantabay ninyo at pagsusubaybay nyo hanggang sa mabuo natin to, na medyo mahirap nga gawin, pero dahil pinagkakatiwalaan tayo ng ating customer, ay mapasaya naman natin siya. Kumbaga yung expectation niya sa atin ay higit pa. Wala pang swing yon. Pwede ko sanang ireklamo sa kanya na wag na lang. Pero nakagawa naman ako ng paraan at tignan natin kung it will work and it will last. Diba mga guys? Yun ang importante dun mag-swing. Tapos marami pa tayong aalamin dito, katulad ng yung tubig ba niya ay umaakyat pataas, mga ganon.
Tabayanan nyo guys. Okay guys, sa pagbabalik akin nang naikabit yung kanyang synchronous motor para dito sa swing. Ayan, isaksak ko na yan, naka-power on na ating ayan, narinig nyo naman at naghangin na siya. Naghangin na siya. Ayan. So wala naman to yung problema sa kanyang blower. Ang problema talaga natin ay ang kanyang swing. So try natin na ipindot ang swing. Magsiswing na ba kaya? Uy guys, gumalaw na. Ayan, oh. Kita ba nyo guys? Ayan, success tayo. Ayan. Ayan, discarding Pinoy ang tawag dito. At nag-work naman yung ating ginawa. Siguro naman ay matutuwa naman na yung may-ari ng air cooler na ito. Okay, ibabalik ko lang po yung cover sa ibabaw. Ayan. Tapos, testingin natin yung kanyang tubig kung umaakyat ba o hindi. Balikan ko kayo. Stand by everyone and I'll get back to you later. Magbabalik mga newbie at mga subscribers ko na sumubaybay sa pag-repair. Ayan, nilagyan ko na ng tubig ang loob, yun o, ayan, nilagyan ko na ng tubig. Tingnan natin kung mag-work yung kanyang pagtaas ng tubig dito. Dapat in-expect natin ay mayroong aagos na tubig dito. Okay, tingnan na, ayan, dapat dyan meron tayong makikita na umaagos na tubig dyan. Dahil pag nilagyan ng yelo dito, aakyat yung tubig dito dun sa ibabaw dito. Ayan, pupunta ng tubig dyan. Tapos dahil may butas-butas na maliliit dyan, ayan, ay aagos naman dito. Tapos yung electric pan, hihilahin niya yung hangin dito papunta dito, galing sa likod papunta sa harap, ay malamig. Dapat ganun. So okay, subukan natin yung ating eksperimento. Ayan, atin nang isasaksak. Expected natin na magkaroon ng power indicator dyan. Ayan, nagkaroon ng power indicator. Tapos power on natin. Ayan. Okay guys, another attempt. Nakita ko na kung anong hose nung umingay. Yung hose para dito sa hose ng tubig para dito sa pagtaas dito ay sumasabit sa cylindrical blade ng ating motor. Kaya ayan, ating power on ulit. Ayan, wala nang maingay. Ito na at nagkakaroon na ng hangin. Ayan, may hangin naman actually. Hindi yan ang naging issue natin. Ang naging issue natin ay synchronous motor. Nagsiswing na ba siya? Ayan, pinindot ko ang swing. Panoorin nyo po yung blade kung nagalaw ba. Ayun, nagalaw naman po, di ba? Ito, itong blade na to, ayan o. Ayan o. Kita nyo yan. Success tayo guys. Nagswing naman yung kanyang blade. Ayan. Gumawa lang ng Pinoy henyo. Yahoo! Magaling kasi gumawa ng kaparaanan ng Pinoy. Ngayon, balik tayo dun sa sinasabi ko na sa tubig. Akit ang tubig dito, in-expect natin. Ayan, dito, in-expect natin. Pindutin natin yung hole. Kasi naglalagay ng yelo dyan yung iba. Di kaya dun sa baba, maglalagay ng yelo. Pindutin natin yung hole. Meron na bang tubig na tataas? Ayun! Wow! Meron na guys! Oh.
Kita niyo yun? Ayan o, may tubig o. Para malinaw sa inyo, ating iilawan. Ayan. May tubig po na tumataas. Kita niyo yan, guys. Ayan, pag malamig na tubig yan, galing sa ilalim. Papakita ko sa inyo sa ilalim. Yun, yung nilagay natin na tubig dito sa pinaka-storage ng tubig. Tapos ayan, umaagos nga po. Ayan, umaagos yung tubig dito. Paganyan. Ayan, nag-work. Ating taasan ng speed. Yun. Dito naman, humihila ng hangin dito at bumubulwak ng tubig yan. Ayun o. Yan. Yan po ang masishare ko sa inyo, mga newbies at mga subscribers na patuloy na sumusubaybay sa Recontech Channel. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Sana ay mayroon kayong natutunan. Alam ko naman na madalang ito dahil hindi lahat ng may bahay ay nakakapag-abil ng ganitong klase ng air cooler. Muli, nagpapasalamat si Recontech sa inyo. God bless everyone. Bye-bye. Bye. 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 See ya. See ya. Bye. See you guys later.